Nakahanda naman para sa Day 3 ng International Conference on Women, Peace and Safety ang ilang mga aktibidad para sa kanilang ikahuling araw. Si Vel Custodio para sa detalye live. Rise and shine, Vel. Rise and shine, Audrey. Ngayon ang ikatlo at huling araw ng International Conference on Women, Peace and Security. Mamaya magkakaroon ng special forum ang mga delegado at susundan naman ito na thematic discussion dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Layo ng special forum na magsilbing tulay sa pagpupulong ng kalahok mula sa iba't ibang rehiyon para pag-usapan ng women, peace and security, lalo na sa mga rehiyon sa Southeast Asia, Middle East at North Africa. Pagkatapos ito ay magpapatuloy ang ika-apat at huling sesyon na thematic discussion. Pag-uusapan dito kung paano palalakasin ng National Action Plan on Women, Peace and Security ang climate change response. Bukod sa thematic discussion, 10 side events din ang inihanda para sa mga delegado. Ilang malalaking ahensya ang mag-host para sa side events. Kabilang dito ang United Nations, International Dialogue Center, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Department of Interior and Local Government, Department of Budget and Management, at ilang state universities. Samantala, isinagawa kahapon ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding on Women, Peace and Security sa pagitan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at ng Secretary's Office of Global Women's Issue of the Department of State ng USA. Inauthorized si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Senior Undersecretary Isidro Purisima para sa paglagda ng Memorandum of Understanding, habang si Principal Deputy Katrina Fotovat naman ang pumirma para sa US. With the establishment of this Center of Excellence, the Philippines can further accelerate the progress of its WPS implementation, especially with the fourth generation Philippine NAP on the aspects of monitoring and evaluation, localization of the plan, and deepen NAP support in our region. Audrey, ngayong araw din isasagawa ang Pasay Declaration. Ito ang collective effort sa mga bansa sa pagpapalakas ng pagsusulong ng women's rights, gender equality worldwide at pakikiisa ng mga kababaihan sa peacemaking process. Inaasahang dadalo dito ang ilang mga kalihim, kabilang sina Secretary Amena Pangandaman, Secretary Carlito Galvez Jr. at Secretary Enrique Manalo. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.